Magandang araw. Maglakad at naturoan ako ng magulang ko, nangingisda na ako. Hanggang ngayon. Dito magkapa ka lang, kikita ka kay maginhabang buhay. Eh, ngayon. Ah, marami po kami nahuli. Marami po kami nahuli. Bangus, talaba, tapos hipon. Yun nga po, magandang buhay namin nung araw. Masaya kami. Parang paraiso. Nung inano yung airport na yan, alam na. Kawawa naman po yung mga anak ko kung walang tutuloy yan. Wala na po kaming kabuhayan. Hindi lang kabuhayan. Inilayo nila yung mga tao sa paghahanap buhayan. Anong buhay na naghihintay sa may amin dito? The area in which the Atradius is being built is actually the fishing ground of a lot of different communities that are in the area. They've all been displaced because the dredging operations are happening right there. Na ang sabi nga, di ba ika ninyo alam na itong lugar ninyo na ito gagawin ikang airport ng San Miguel. Nung alam mo, wala naman pong sa amin na ganito na gigibain yung bahay, wala naman pong ganun. Bukod tangi naman po sa isang bunutan, kami lang po nila ang di binayaran. Kaya yung sinasabi nilang binigay nila sa akin pera, pambili ng lupa at pampagawa ng bahay. Kahit anong gawing isip ko, parang hindi mangyayari. Pinagputol nila yung mga bakawan. Bakawan na pananggalang ng, lalo nga pag may bagyo, pananggalang sa hangin o sa alon at kagaya ngayon, nagtatambak dyan sa airport. Agad, basta lumaki tubig eh, lubog pati bahay namin. Nag-aaral mga anak ko. Hindi po makasakay ng bangka dahil sobrang alon. Eh ngayon, nasira na yung pangisda namin. Babalik pa kaya yung isda dito sa aming pangpang na yan? Hindi na, dahil nuhukay nila. Wala kaming nahu. Wala talagang nahuli mula nung tinayo ng sanggilyan. Para kami isang kahit santuka. Eh ngayon, wala ka nang makita ngayon na isang ibon man doon sa pwesto na yun kasi nga wala na silang tirahan, inalis na. We're centrally located in the East Asian Australasian Flyway. It's one of the last remaining wetlands in the entire Manila Bay. If you alter the environment in this area where they roost and rest during the winter months, then they have no food source. They never considered all these factors, you know. Inalis nila pati mga hayop na nananahimik at na mga miteraan, inalisan nila. Para kami alamang na tinatapak-tapakan niya lang. Pero tapos tatapon mo na. Elements of the Coast Guard as well as private guards have been harassing the fisher folk. Visits from police, ununiformed personnel. There were like posters thrown over the gate which were red tagging progressive organizations. Ibang naka-uniform po. Sa loob po ko ng sinasanding ko, to dalawang araw po sila nagpupunta. Mga nasa sampu pong mga sundalo. Yan yung lugar po kasi namin,
Nababalita po kasi daw nung araw yan na anuhan po, dagsaan po daw ng mga NPA. Dumating na po ngayong punto na sinasabi nila na yung mga tumutulong sa amin ay miyembro ng mga NPA. Tapos wag na kaming magpapasok. We're going up against, you know, government interests. We're going up against San Miguel Corporation, a gigantic corporation with lots of resources. And it's very clear that state forces like the police, the military are actually being employed to protect those kinds of interests at the expense of the people. And that's really something that is part and parcel of the environmental struggle here in the Philippines. Pinaglalabang ko kasi alam baka ko ninyo, dito na namatay ang mga magulang ko, dito na ako lumaki, dito na ako nagkaasawa, dito ko na ipinanganak na lahat ang anak ko, dito sa rugal ko na ito kinuha ang pinagpaaral hanggang sa ngayon ka ako. 52 years na ako nakatira rito. Kaya kami na lang na mamamayan na mahirap, nagtutulong-tulong. Nagkakaisa-isa kami. Kaya ako po yung nahapon. This is really condensing into a movement. People from the European Union or the Netherlands can also contribute to the struggle when it comes to making sure that their government does its part in its due diligence, ensuring Boskalis is held accountable. Binibigyan niyo kami ng pag-asa na ganito nga, ma-interview kami. Humuhugot kami ng lakas dito sa mga tumutulong sa amin.